Sa ibang balita, inihayag ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na umabot na sa mahigit 50,000 Overseas Filipino Workers o OFWs na ang naturukan sa ngayon ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Bello, nasa 50,000 hanggang 60,000 na Overseas Filipino Workers na ang nagkansela ng kanilang request para sa repatriation assistance mula sa pamahalaan matapos na mabakunahan kontra COVID-19. Ani Bello, sa 500,000 OFWs na humiling ng repatriation, nasa 60,000 na dito ang umatras dahil sa nabakunahan na ang mga ito. Dagdag ni Bello, hindi pa kasama sa listahang ito ang mga OFWs na frontliners sa England at Germany. Sa kabilang banda, inanunsyo rin ng Department of Foreign Affairs to DFA na umabot na sa mahigit 350,000 na mga OFW ang nabigyan ng repatriation service ng pamahalaan. Sa gitna ng pagdinig sa House Committee on Overseas Workers Affairs, sinabi ni DFA Assistant Secretary Enrico Foss na umabot na sa 352,999 na mga Pilipino ang nakauwi na sa Pilipinas hanggang nitong Enero 26. Sa bilang na ito, 25,488 ang na-repatriate sa unang tatlong linggo ng taon, habang higit sa 327,000 ang nakauwi noong 2020. Karamihan sa mga repatriated Filipino o halos 70% ay galing sa Middle East, habang ang natitira ay nagmuna sa Asia at Pasipiko, Amerika, Europa at Afrika. Sinabi rin ng DFA na hindi bababa sa 13,800 na mga Pilipino sa ibang bansa ang nahawaan ng COVID-19, habang nasa 1,000 naman ang namatay dahil sa virus. Samantala, karamihan sa naiulat na kaso ng COVID-19 sa mga Pilipino sa ibang bansa ay naitala sa Middle East.